Magandang umaga mga bata! Tayo ngayon ay nasa ikalimang linggo ng ikalawang markahan. Ang ating asignatura sa araw na ito ay Mother Tongue. Ang ating aralin ay tungkol sa pagtukoy sa suliranin at solusyon sa kwentong binasa. Pagkatapos ng araling ito, kayo ay inaasahang makatutukoy ng suliranin at solusyon sa kwentong binasa. Makinig sa babasahing kwento at sagutan ang mga tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot sa kwaderno. Ang mapanganib na virus. Isang umaga, naupo si Anna sa kanilang sala at binuksan niya ang kanilang TV. Natakot siya sa napakinggang balita na mayroong kumakalat na virus sa buong mundo at ito ay nagmula sa Wuhan, China. Ito ay lubhang nakamamatay. Ito ay tinatawag na coronavirus. Ano ang gagawin natin, tatay? Ang wika niya sa kanyang tatay na nanonood din. Kailangan nating mag-ingat, anak. Mas mainam na mamalagi tayo sa bahay at iiwasan ang makisalamuha at makipagsiksikan sa matataong lugar upang hindi tayo mahawa. Higit sa lahat ay magdasal para sa ating kaligtasan. Napawi ang takot ni Anna nang mapakinggan ang kasagutan ng tatay. Sino ang bata sa kwento? A. Anna, B. Belen, C. Celia. Bakit natakot si Anna sa napakinggang balita? A. Nakamamatay ang virus, B. Nanghahabol ang virus, C. Namamalo ang virus. Ano ang tawag sa nakamamatay na virus? A. Coronavirus, B. Petronavirus, C. Sirenavirus. Saan nagmula ang coronavirus? A. Wuhan, China, B. Isabela, Philippines, C. Metro Manila. Sa pag-iwas sa coronavirus, kinakailangan nating blank. A. Mamasyal araw-araw, B. Mamalagi sa bahay, C. Makipaglaro sa kapitbahay. Tayo ay magbalik-aral. Basahin muli ang maikling kwento at pagkatapos ay subukang pagtambalin ang kaugnayan ng salita mula sa hanay A sa hanay B. Hanay A. Number 1. Pamagat ng kwento. Number 2. Tagpuan. Number 3. Tauhan. Number 4. Problema sa kwento. At number 5. Solusyon. Narito naman ang sahanay B. Letter A. Sa sala. B. Ang mapanganib na virus. C. Nakamamatay na coronavirus. D. Manatili sa bahay. E. Ana at tatay. Makinig sa babasahing kwento at pagkatapos ay sagutan ang mga tanong. Isulat ang tamang sagot sa kwaderno. Ngayon ay araw ng mga ina. Gustong bigyan ni Elsa ng regalo ang kanyang nanay. Kaya't naalala niya ang kanyang alkansya. Dali-dali niya itong binuksan, ngunit bigla siyang nalungkot dahil hindi sapat ang naipon niya para sa naisip niyang regalo. Maya-maya ay may naisip na siyang ireregalo kay nanay. Kumuha siya ng makukulay na papel, pandikit at gunting. Ginunting niya ang mga papel at gumawa siya ng napakagandang card. At nanguha siya ng mga sariwang bulaklak. Tuwang-tuwa ang kanyang nanay nang mabasa ang kanyang mensahe. Maraming salamat po, nanay. Mahal na mahal kita. Narito ang mga katanungan. Number 1. Magbigay ng maaaring pamagat ng kwento. Number 2. Ano ang problema o suliranin sa kwento? Number 3. Ano ang naging solusyon dito? Number 4. Kung ikaw si Elsa, ano rin ang gusto mong iregalo sa iyong nanay sa araw ng mga ina?
Iguhit ito. 5. Isulat mo sa loob ng card ang iyong mensahe sa iyong nanay sa araw ng mga ina. 6. Makinig ng mabuti sa babasahing kwento at pagkatapos ay sagutan ang gawain. Isulat ang sagot sa kwaderno. Bambanti Festival. Isa sa mga ipinagdiriwang sa lalawigan ng Isabela ang Bambanti Festival. Alam mo ba kung saan ito nagmula? Ito ay hango sa salitang Ilocano na Bambanti na ang ibig sabihin ay panakot sa mga ibon. Para itong isang tao na inilalagay ng mga magsasaka sa gitna ng mga palayan tuwing hitik ang mga putil ng palay. Gawa ito sa kahoy at iba pang mga bagay na dinamitan na parang tao. Likas na masisipag ang mga magsasakang Isabelino. Sa mga sakahan ay napakaraming mga ibon na siyang sumisira at kumakain ng mga bunga ng mga palay, na siyang dahilan kung bakit kakaunti ang naaani nilang palay. Dahil dito, nakaisip sila na gumawa ng bambanti o panakot sa mga ibon upang layuan nila ang kanilang pananim na palay. Tuwing ika-27 hanggang ika-31 ng Enero sa bawat taon ay ipinagdiriwang ang Bambanti Festival bilang pagpupugay sa mga magsasakang Isabelino. Ano ang problema o suliranin ng mga magsasaka sa kwento? Isulat ang sagot sa loob ng larawan. Paano nila ito ginawa ng solusyon? Isulat ang sagot sa loob ng larawan. Napakasayang magbasa ng kwento, di ba? Tara, magbasa pa tayo. Makinig ng mabuti para masagot ang mga tanong. Isulat ang sagot sa kwaderno. Ang butones. Unang araw ng pasukan. Papasok na sa paaralan si Buboy. Masayang-masaya siya dahil makikita na niya ang mga kaibigan at marami pa siyang makikilalang bagong kaibigan. Isinuot na niya ang kanyang uniforme nang bigla itong umiyak. Narinig ito ng kanyang ate. Bakit ka umiiyak, Buboy? Tanong ng kanyang ate. Patuloy pa rin sa pag-iyak. Nahihirapan si Buboy sa pagsara ng kanyang uniforme. Hindi niya alam ikabit ang butones ng uniforme sa tamang pagkakabitan nito. Tinulungan siya ng kanyang ate sa pagkabit ng butones. Natuwa at nagpasalamat si Buboy sa kanyang ate. Unang gawain. Samahan natin si Buboy sa pagpasok patungo sa kanyang paaralan. Sikaping masagutan ang mga tanong. Isulat ang mga sagot sa hagdan papasok sa paaralan ni Buboy. Number 1. Bakit umiiyak si Buboy? Number 2. Ano ang ginawa ng ate ni Buboy? Ikalawang gawain, ilagay sa bag ni Buboy ang kasagutan sa hinihinging impormasyon. Una, suliranin sa kwento. Pangalawa, solusyon. Tandaan natin mga bata, ang suliranin sa kwento ay ang balakid na kinakaharap ng tauhan sa kwento at kung paano ito nabigyan ng kalutasan ang tinatawag nating solusyon. Sa pamamagitan ng pagbabasa at pakikinig ng mga kwento, ay higit pang nahahasa ang iyong mga kaalaman. Kaya't hinihimo kitang gawing kasiyasiya ang pagbabasa at pakikinig sa mga kwento. Makinig ng mabuti sa kwentong babasahin at isagawa ang sumusunod na gawain. Kasalanan ko, kasalanan mo. Namasyal ang magpinsang Ben at Sam sa bahay ng kanilang lola maming. Nakita nila ang isang bola sa may sala
at nilaruin nila ito. Masaya silang naghahagisan ng bola paitaas nang matamaan ng bola ang ilaw sa kisame. Crash! Nabasag ito! Takot na takot ang magpinsan at baka pagagalitan sila ng kanilang lola. Dali-dali nilang nilikpit ang nabasag na ilaw. Maya-maya ay dumating ang kanilang lola galing sa palengke. Takot pa rin si Sam dahil sa nangyari. Nagpa siya si Ben na sabihin ang totoo sa kanilang lola. Natuwa ang kanilang lola dahil naging tapat ang kanyang mga apo. Kaibigan, maglaro tayo. Samahan natin sina Ben at Sam na maibuslo ang mga bola sa tamang busluan sa pamamagitan ng linya. Makinig ng mabuti sa babasahing kwento. Tukuyin ang suliranin sa kwento at ang solusyon nito. Iguhit ang tala kung ang pangungusap ay ang suliranin sa kwento at iguhit ang araw kung ang pangungusap ay solusyon sa suliranin. Gawin ito sa kwaderno. Si Bantay. Kararating lamang ni Nick mula sa paaralan. Tahol ng tahol ang kanyang alagang aso na si Bantay. Pinuntahan niya ito upang bigyan ng pagkain. Hindi pa rin ito huminto sa pagtahol. Nagtaka si Nick dahil ayaw itong huminto sa pagtahol. Napakaingay ni Bantay. Kinalagan niya sa pagkakatali si Bantay. Huminto ito sa pagtahol at tumakbo papalayo kay Nick upang umihi. Ito pala ang dahilan kaya ayaw tumigil ni Bantay sa pagtahol. Tukuyin ang suliranin at solusyon sa kwentong binasa. Pagkatapos mapakinggan ang kwento, tingnan ang mga larawan sa ibaba. Bilugan ang larawan na nagpapakita ng suliranin at ikahon naman ang larawan na nagpapakita ng solusyon sa kwento. Labanan ang dengue. Pak! 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 Aray ko po ang daming lamok! Wika ni Chris, sabay tapik sa kanyang mga braso at mga paa. Pinagpipiestahan siya ng mga lamok. Naalala niya ang kanilang aralin na sinabi ng kanilang guro. Ang mga lamok ang siyang nagdadala ng sakit na dengue. Kinuha niya ang walis at siya ang naglinis sa paligid. Tiningnan niya kung may mga lata at mga bote na siyang pinamumugaran ng mga lamok. Malinis na ang paligid. Kinabukasan, wala na ang mga lamok.